Hello everyone, welcome to Gabo's show. My name is Paul. People call me Gabo because I don't know. And we have our special guest today. Hello, Sina. Well, Sina here is a friend of mine since December lang, kasi you'll find out why. Bukod sa pagiging friend of mine, pati isang failed na writer. Naging, ano ko rin to, naging Discord love ko rin to kasi itong babaeng to. And so far, hindi ko na alam kung ano nangyayari sa buhay na ito. And hindi ko alam kung magamit pa siya ng... Well, speaking of dating apps pala, our topic for today is dating apps. Specifically, yeah. Bumble. Kasi, pabing dalawa ni Sina, we single-handedly experienced that thing, kaming dalawa, and ang cringe. Cringe. Spoiler alert, wag na. Hindi gumagana yan. Joke, eh, bakit sa akin gumana? Sa'yo lang ata, hindi. Alam mo, hindi ko alam eh. Speaking of dating apps, I have a few questions for you, tropa. Ano? Let's move on na pare. Tara, let's go na. My first main question for you is, what is it like to be on a dating app? Specifically, alam mo na, Bumble, or Tinder, or ano? Genshin. Oh. Genshin? Hindi ba dating? Di ba ano yan? Sa Bumble, it feels... At first, skeptic ako kasi... Sa dating app naman, wala ka naman makikita except yung facial features, kung ano lang yung photos nila. Doon mo lang ma-judge yung person. Tapos, kung ano lang yung ilalagay nila na descriptions of their own selves, doon mo lang maiintindihan if compatible ba kayo. Or ano. Tapos, nakaka-down din ng esteem minsan if sometimes hindi kayo nag-match nung gusto mong makamatch and you wonder, is your profile not good enough? Ganon. Is your Spotify not sad boy enough? Ganon ba? Yeah, ganon. Basa ko yung prompts. Sa Bumble kasi, unang magme-message yung girls. Diba? Yes. Tama. Tapos ang hirap as a girl. Kasi, syempre, ikaw yung iisip nung pick-up line. Kung paano mo ma-attract yung person. Kung yung person na gusto mong i-attract. Ganun. Diba? Pero, I think mas safe siya kasi... Kung yung lalaki yung unang nagcha-chat, feeling ko, most of the time, photos lang ng private parts sila yung sasend nila dun sa girl. Kasi yun kasi naman yung usually. Ganun. Yeah. Pero bakit? Eh di, malalessen yung harassment. Mm. Pero bakit, Bumble? Pero bakit hindi Tinder? Bakit hindi Call of Duty? Kasi, ba't Call of Duty? Kasi oy, sa Bumble... Oy. Kasi, ikaw lang yun. Joke lang. Hindi, yung pero Bumble bakit? Kasi to Tinder, simpler yung interface niya kesa sa Tinder. Ewan ko, kasi hindi ko din na-experience talaga yung Tinder. Pero, mas nauna ko din kasing gamitin yung Bumble kasi yun yung sinasuggest ng mga friends ko. At saka, madali lang, swipe left, swipe right. Tapos, sa Tinder parang dami pang pipiliin. Tapos, yun. Well, next main question for you is, why did you think of using it? This quarantine, I'm boring. This quarantine? Actually,
gets kita. Naghahanap ka lang ng connection with other people, di ba? Naghahanap ka lang na mag-branch out kung ano ba talaga, kung meron bang somebody out there. Pero, in the first place, nag-start lang naman ako mag-Bumble dahil bored ako. Pero, meron ka din mga mahanap na friends on the way, through the journey sa Bumble. Katulad mo, friend zone na lang. Ayos ka. Ang sabay send ang playlist sa Bumble. Yun. Minsan, true love talaga, ganun. Malay natin. Wow, ganun? Wow, parang, nga pala. Okay. Pero, ginagamit mo siya before pa? Like before COVID? Before quarantine? No, I've never... Hindi? Sana all. Hindi, ngayon lang. Bakit? So, parang isa pala akong veteran. So, pero, do you think it works? Siguro sobrang maliit parang, the probability. Like, once in a blue moon lang. I think, yeah, it could work. Alam mo ba, tatlo sa aking mga kaibigan. Ay, wait lang, dalawa pa. Kasama ako. Ang merong successful Bumble matches. Kasama ka doon, successful? Yung una. Pinagluloko mo ba ako? Kita-kita yung away mo. Yung una, before COVID pa. Tapos, ayun, hanggang ngayon pa rin, sila pa din. Nag-work naman. Kasi nga, pareho sila ng ng interest. Yun niya. Would you recommend it, though? Sa sobrang daming... sobrang daming brain damage ng yung... Ano niya? Brain damage? Oh, bakit? Di ba totoo? I would recommend it kung kaya ng parang emotional, self mo, kung kaya mo ma-deal with rejection, mga ganong bagay, yung failure, I would suggest it. Pero kung hindi, siguro wag na. Pero kailangan mo din talaga siya itry eh. Kasi parang normal na part na yun ng being in quarantine and all, being in your, teenage years or like kung ano tanda mo. To combat the loneliness, no? Well, wala ka bang may maibibigay na na trigger warnings? Kasi feel ko ang madami. Trigger warning? Merong mga bastos doon na hanap lang is sex. Meron namang matitino. Trigger warning, marami ding mga gagawin kang simping stuff, ganun. Tama. Ikaw yun. Hindi, merong mga simping stuff. Hindi. I mean, yung parang gagawin kang down for their breakdowns, ganun. Gagawin kang therapist. May tamang word dyan. Rehab. Rehab ang tawag dyan. Rehab. Ikaw I've yun. I've been in that situation. Actually, lahat yun. Ganun. So, sa akong Yun yung rehab. Warning mo? On, mag-o-on na lang. Siguro sa mga ganun tao na grabe mo. Ayaw kong gamitin yung word na sensitive kasi parang siguro yung grabe bumaba yung self-esteem nila sa bagay. Would you recommend that? Wag na kayong mag-Bumble. Mas safe siguro kung focus nyo na lang sa sarili nyo muna yung time nyo instead of using dating apps. So, lalala kong sinabi mo sa akin 2 weeks ago, mag-self-love ka na lang tapos sabay. 2 weeks later, may narinig ako. Grabe, pare. Pare, scam naman yung pare. Okay. Ganun talaga. Minsan nga, makikita mo. Minsan hindi. Okay. Well,
Thank you for listening to Gabo'S Show. Gabo'S Show. Gabo'S Show. Ito pala si, ano, asa ba yung camera? Ito pala si... Ako, basta unknown person. Unknown? Unknown? Unknown ka? Kawawa ka naman. Okay. Bye! Bye! Bye-bye! Bye! Goodbye, Norma Jean. No, I never knew you.